Beautiful friends, good morning. Today I'm going to cook our traditional breakfast. So panoorin nyo guys. Sorry po, mayroon akong medyo maraming ano. So panoorin nyo guys kung ano itong aming breakfast. Syempre, isa sa mga ingredient is itong glutinous rice sa atin or malagkit. Or sa Korean, chapsal. So, ito ang aking lulutuin for today. Ayan, ilalagay ko dito. Hindi ako magluluto ng marami kasi ako lang ang kakain. Na-miss ko lang guys. At gusto kong i-share sa inyo yung traditional breakfast namin na niluluto ng aking mother pag nung maliliit pa kami kasi pag pumupunta kami sa school, ang sabi niya, kumain kayo ng marami nito kasi nakakabusog. Malayo kasi guys ang aming ano noon, eskwelahan, wala pa ng mga tricycle or ano, basta ano, naglalakad kami kaya ito yung breakfast namin at diyan, ipapakita ko sa inyo. This is very delicious. At alam ko, hugasan ko muna, guys. Ayan. Hindi nyo nakita, no? Ayan. Hugasan ko muna. At, syempre, eh, hindi ko kailangan, guys, ng rice cooker. Kasi, konti lang naman ang lulutuin ko. Ngayon, after ko siyang hugasan, guys. Daming hugas dito. Dapat clear. Ayan. Pasensya na sa kusina namin. Hindi makita yung ano. Yung ginagawa ko. Ayan. Dito kasi sa Korea, maraming hugas ng ano, bigas or ano, para daw matanggal yung mga germs. Oh, ayan. Pagkatapos nito, guys, ilalagay ko dito sa pagluluto ang kong kaldero. Ayan. Hindi ito yung hindi ito yung ano tawag niyan, biko ha, hindi. So after ko siyang malagyan, guys, maano, ayan, sayang. Ito ang gagamitin natin, coconut, dahil wala kaming coconut dito na ano. Ito ang gagawin ko, yung coconut cream siya. Ngayon, guys, kasi ito, malamig kasi dito sa amin, kaya yung coconut, nag-stick together na siya. Ayan, very ano, yung hindi siya maano, ang tawag niyan. Ngayon, kukuha lang ako ng mga dalawang, sandali. Kukuha ako ng dalawang scoop ang patigas, guys. Hindi talaga mag-aaway pa kaming kasi guys, ito is cream ano. Ngayon ang gagawin natin, tatanggal lang ko ng mga 2 tablespoon, tapos papaanuhin natin to para papainitan para maging watery. At ito naman ang isasabaw natin sa malagkit. So ayan guys, ano kaya itong kunin? Anyway guys, papaanuhin ko muna ito para para maging liquid. Ito, 1 piece of ginger or luya. Iano natin. Linisan. Kailangan ito sa recipe natin for today. So, ayan, nililinisan ko muna siya, mga friendship. Mga
Beautiful friends, nililinisan ko muna itong aking mga itong luya. Then kailangan malinis siya dahil kinakain. So anyway, after na malinis siya guys, iwain natin ng ganito. Then after that, ismash lang natin. Yung i-ismash lang natin. Ayaw sa kutsilyo dahil napaka ano. Ito na lang. Ayan. Ayan na guys, ang ating malagkit. Ayan. Ngayon, yung coconut cream or milk, ilagay na natin. Ayan. Konti lang yung isang can, guys. Konti, 2 tablespoon lang kinuha ko. At ngayon, ayan. Ngayon, kung kulang siya, guys, lagyan nyo na lang ng konting tubig yung ano, kung kulang. Then after that guys, yung luya na tinudtod ko, ilalagay natin dyan. Then after that, ilalagay natin ng 1/2 tablespoon na salt. At halo-halo lang natin. Ngayon, after nating mahalo, atin ay ilulutuin na natin itong malagkit. So, ayan guys, tapos na tayo. Lulutuin ko na. Sa pangiluluto natin ng ating malagkit, ay mag-prepare na tayo sa isa pang kailangan natin sa ating breakfast. Yung ulam niya. Ito ay, sandali lang, hindi matangga. Hindi maano. Ayan. Ito ang ulam niya. Ito ang i-prepare natin at mag-prito tayo ng tuyo. I-prito natin ang tuyo. Ito guys ay kaugal. Ito ang inaano ng mga parents ng mother ko everyday. Nung kabataan ko. Kaya na-miss ko na ito. Kaya, ito guys, yung tuyo natin. Ipiprito ko siya. Ayan. Hindi ako ano nang marami. Basta iprito ko lang siya. Iprito, 2, 3. Kasi yung mga junakis ko, habang natutulog, magluluto ko. At ayaw nila ng amoy ng tuyo. So, ayan. This is from Tacloban. Ayan. Bugasan ko muna guys kasi baka medyo maalat siya para hindi masyadong maalat. Ngayon naman guys, ilagay natin itong 1 cup of water dito. Ito, ayan. 1 cup of water. Tapos, ayan. Tapos, lagyan natin ng 1 ng, ayan guys, tableya. This is tableya, organic tableya or cacao, 100% pure cacao. Ano siya, lalagyan natin ng 1 lang siya guys, kasi ayoko ng ano, medyo kasi mapait. So, ang gagawin natin, tutunawin natin dyan. Then, ilalagay natin. Guys, ilalagay natin yung gata na tinanggal natin doon sa ano. Yung 2 tablespoon na gata. Ayan. Ayaw matangga. Ayun. Ayan na, ano na. Then,
After that, guys, lalagyan natin siya. Natin siya ng 1 tablespoon na brown sugar. Tapos, ayan. Habang kumukulo siya, guys, i-stir nyo lang yan. Kasi wala kaming yung pang ano na kahoy. Ito na lang yung pang ano ko, ginagamit ko sa baking. Yan. Hanggang matunaw siya at maging very, very smooth. At masarap na siya, guys. Pero guys, kung gusto nyo ng medyo maano pa na kokwa or tableya, pwede nyo rin siyang dagdagan. Ako isa lang kasi masyadong maano na. Anyway, this is very, very delicious and nutritious. Alam nyo naman guys, yung kokwa or tableya is very delicious. Ganito lang yun guys. Diba may pang ano na kahoy? Ganon. Ganon ang pag ano niya. Pero kung ganyan, para maging smooth daw yun eh. Kaya yan. Ganyan ko na lang para ano. Ayan guys. Ayan. Nagmamantika na yung ano, yung nyog. Ngayon halu-haluin natin. Luto na to. Luto na siya. Marami. Ay, yung nyug lang talaga. Very, ano guys, yung nyug. Kasi pag creamy ang ginamit nyo guys, talagang, yung parang kakanggata siya sa akin. Yung kaya gustong-gusto ko yung creamy na nyug. Ayan. Luto na siya guys. At pwede na natin i- kainin for breakfast. Ayan na guys, yung ating breakfast. Ayan, yung tableya. At saka yung dato puti na may siling labuyo. Ang ating daing nabangus daw. Ang ating daing, ang sarap. Thank you for watching, guys. Magbe-breakfast na ako. Ang pangalan pala dito sa luto ng malagkit na to is inangit. At syempre, this is a traditional breakfast in our ano ba yun? Place. If not, my mother's recipe. This is all for now. Thank you for watching. Bye.